Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome if you're new. For today's video, I'm going to share with you the medicinal benefits or health benefits of sambong. Sambong is Nagal Camphor in English. Sambong is a diuretic herb that helps to dissolve and expel kidney stones and helps treat urinary tract infection, and it is also used as astringent for wounds. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang health benefits ng sambong na ito dahil ito po ay napakarami doon sa amin, doon sa lugar namin, at noong bata pa po ako, nakita ko po yung mga nagpapaanak doon sa amin, ginagamit po nila ito upang pang-steam at pampaligo doon sa mga bagong panganak na mga nanay. At ganun din po, ginagamit din ito para paggamot sa may mga ubo at asthma. At dahil dito, sa kanyang function na siya ay nagpapalabas ng tubig sa ating katawan, ito po ay kasama na pinapababa niya ang blood pressure ng isang tao. Ang sambong po ay DOH approved as type 2 medicine and alternative medicine for cough and asthma. At ito po ay ginagamit sa iba't ibang mga Asian countries as alternative medicine para pagalingin ang iba't ibang mga karamdaman sa loob ng maraming taon na. At ito ay ginagamit as well-known powerful herbal agent. At ito ay itinuturing na mabisang gamot sa maraming karamdaman. So, umpisa na po natin ang pagbabahagi sa inyo ng health benefits nitong sambong. At kung interesado po kayo na matuto at malaman kung ano mga health benefits nito, ay stay lang po kayo dyan at patuloy nyo pong panoorin ang video ito hanggang sa matapos. At sa mga nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe, ay please subscribe na po kayo sa aking channel. At ito po ay siguradong mapapakinabangan ninyo ang mga ibahagi ko ng mga videos nito. I-like nyo po at i-share nyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak para sila man ay matuto at malaman yung mga bagay na pwedeng hindi pa nila nalaman in the past. So, paki-click na rin po ang bell button para po notified kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Yun. So, ngayon po ay simulan na natin ang pagtalakay sa health benefits ng sambong. At kung paano po ito makatulong sa atin upang magamot ang ating mga karamdaman. So, kagaya po ng nasabi ko kanina, number one, ito po ay diuretic. Ibig sabihin, pinapalabas niya sa ating katawan yung mga excess na mga fluids na hindi natin kailangan. At ito po ay nag-detox. Ibig sabihin, pinapalabas niya yung mga toxin sa ating katawan at pinapagaling niya ang issue sa ating urinary system. Ganon din ay tumutunaw ito ng kidney stone para mailabas natin yung mga bato na nananaloon na nag-stay na ng matagal doon sa ating kidney na hindi natin namamalayan na in the future ay mas lalaki pa yon at yon ay pwedeng maging sanhi upang maoperahan tayo sa kidney. Ang kidney operation po ay hindi basta-basta ang procedure. At once na naoperahan kayo, kahit na naoperahan na yan, kahit pinaputok na yung bato dyan, ay may tendensipahin po siyang bumalik. So, mas maganda po na imbes na curative ang gagawin natin, ay mas maganda na preventive ang ating gagawin. So, kahit po hindi tayo at our age, oh, nag-age na ng mga 30s, 30, 40, ganun, 50, sigurado po doon sa mga age mo na yun, depende sa diet mo, ay malamang may mga bato na yan na nagtutubo dyan, na maliliit pa, lalo na po doon sa mga tao na hindi po umiinom ng maraming tubig, tapos nahilig po sa mga maaalag na pagkain. Yan po yung mga nagiging cause ng bato po na mag-accumulate doon sa ating kidney. So, para maiwasan po natin yan na tumagal at lumami or lumaki pa, pwede po tayong gumamit ng sambong. Inumin po natin, ilaga natin yung dahon, kung meron tayong tanim sa bahay, ay ilaga po natin yung dahon at iinumin natin. Pwede pong ilaga natin yung mga 3-5 dahon sa isang cup na tubig, at pag yan po ay naging kalahating cup na lang, ay tanggalin nyo na po sa apoy at yun po ang ating inumin. Pwede na po yun na yung kalahating cup na yun, pwede nyo pong haluan ng tubig yun para dumami. Then, inumin nyo po sa umaga at sa hapon. Pwede rin sa hapon. Huwag na lang yung gabi. So, yung sambong ay hindi lang siya diuretics, kundi antibacterial din siya. Kaya, yung iba ginagamit yun para pang treat ang urinary tract infection. So, sabi nga nila,
it is a great choice para sa urinary tract infection or para magalingin ang urinary tract infection. Kung gusto nyo yung natural, yung mga gagamitin nyo para doon sa urinary tract infection. Dahil sa may madami namang preparations from the drug manufacturers na available sa ating pharmacy. Pero yun nga, kung gusto ninyo yung natural, ay sambong marami na rin po yung mga available ngayon na sambong tea. So pwede na rin po na yun ang gagamitin ninyo para mag-address ng inyong urinary tract infection or other kidney stones. Ito ay nagpapababa ng blood pressure. Ayun, dahil nga dito sa diuretic effect nito, sambong ay natutulungan din na pababain ang ating mga blood pressure. Yung mga tao po na mga matataas ang blood pressure, lalo na po yung mga naka-admit sa hospital, sila po ay kasama sa mga gamot nila na reseta po yung diuretics para maipalabas ang mga excess fluids. Number 4, it has antioxidants. So, kagaya po ng mga maraming mga plants na nakikita natin sa ating paligid na hindi poisonous. Yung mga plants, na mga medicinal plants na nakikita natin at yung mga na-discuss ko na rin dito sa aking video, ito pong sambong ay mayroong antioxidants. So, sa marami na natin discussion ng antioxidants ay nagpo-protect sa ating mga cells against free radical damage. Tumutulong po ito pang maiwasan natin ang cancer at iba pang mga karamdaman, lalo na po yung pagkasira ng ating mga cells, kung saan nagkukos po ito ng premature aging, kung saan yung ating mga balat ay mangulubot na mas maaga. Yung mga tao nakikita mo nasa 30 pa lang, akala mo yung mukha ay nasa 50 na. So isa po ito sa mga nagpoprotekta sa atin upang magiging younger looking po tayo at hindi kaagad ay na nagkakaroon tayo ng wrinkles. Kagaya ko, I am already 51, pero sabi naman ng iba, I don't look 51. Maliban na lang pag nakita nila yung kulay puti sa aking buhok. So, ang antioxidants ko ay tumutulong din sa atin para maiwasan natin yung stroke at saka pagkasira po ng ating cells or DNA. At ito po ay nag-repair din ng na-damage na na DNA. Ito po ay tumutulong din para sa premenstrual symptoms. Ano ba yung premenstrual symptoms? Yung iba dyan ay sumasakit ang ulo, sumasakit ang puson, at nahihirapan po lumabas ang blood. So, pag gumiyong ako ng sambong, ay natutulungan po para mailabas natin ng maayos yung easy flowing yung ating mga menstruation at mawawala po yung ating menstrual cramps at mawawala po yung ating bloating sensation or parang kabag. At ganoon din po ay nagsistimulate ito para magkaroon po ng blood flow, ma-increase ang blood flow natin sa pelvic region. Ang sambong po ay effective din sa sore throat. So ginagamit po ito na pang-gargle. At yung effect po nito ay kasi effective lang ng mga pang-gargle na nakikita natin sa pharmacy like yung Bactidol, ganun. Yun yung usual na mga nire-reseta ng doktor sa mga tao lang na po pag mayroon silang sore throat or may tonsillitis, ganun, may pharyngitis, yun po yung kanilang nire-reseta. Pero kung ano po yung effect noong Bactidol na yun, ay ganun din po ka-effective yung sambong tea kapag ito po ay ginamit mo as gargle. Tumutulong din po ito sa gastrointestinal tract problems. So kung sumasakit po ang ating tiyan at nagkakaroon tayo ng diarrhea or gastric irritations, pwede po tayong uminom ng sambong para ma-relieve yung ating mga nararamdaman yun. Nakakatulong din po ito sa mga tao na mayroong liver disease. So kapag mayroong liver disease po o sakit sa atay ng isang tao, lalo na po yung cancer sa atay, itong sambong po ay tumutulong ito para pabagalin yung pag-grow ng cancer cells na walang toxicity. Kasi po mayroon po itong content na methanolic compounds that has an ability to slow down the growth of cancer cells. Ang sambong po ay ginagamit din ito as antifungal and antibacterial. Ang sambong po ay nagtataglay ng cryptomeridyl compounds at ethyotriol acetate which have the ability in laboratory conditions to kill bacteria and fungi. Ang sambong po ay tumutulong din para pababain ang ating mga lagnat. Ito po ay by taking in sambong leaves tea. So pwede po na inumin siya at pwede rin po siyang ihalo sa pampaligo ng tao na mayroong lagnat
para mawala po yung ganyang lagnat. So yan po pala ang dahilan, alam nyo dati, nung sa probinsya ko, kapag galing sa lagnat yung mga tao doon, kagaya ng mga, o kaya galing sa isang malalang sakit, o kagaya ng iba, yung mga nanganganak, ganon. Ang ginagawa po nila ay naglalaga sila ng sambong at ito ay kanilang inahalo doon sa kanilang ipapaligo. So sa probinsya po kasi uso yung sinasabi nila na baka maminat ka, ganon. So ginagawa nila for during the period of recuperation ay yung sambong leaves tea, pinakainom nila yan, at yung sambong leaves nilalagan nila yan at inahalo doon sa pampaligo ng mga tao yun na nasa recuperation stage. Ito po ay ginagamit din po nila as ingredient para doon sa buo. Kasi po ang ginagawa nila, nilalagan nila yon, tapos nilalanghapin nila yung leaf usok or ilalagay nila sa ilalim ng upuan nung nagre-recover pa lang na may sakit para pang-steam sa kanyang katawan. Ayun, yung isa pa po sa mga health benefits nito ay it helps in oral pain. Ito palang sambong tea ay nakakatulong kapag mayroon ka pong dental procedures. Pwede pong uminom muna kayo ng sambong tea bago pumunta doon sa dental clinic, bago magpapunod ng ipin. Kapag may mga procedures na gagawin sa inyo yung dentist, ay makakatulong po yung pag-inom ng sambong muna bago kayo pumunta doon dahil nag-relieve po siya ng pain. Tumutulong din po ito na napapagalingin ang cough, colds, and flus. Dahil mayroon po itong methanolic acid na ito po ay mabisang gamot para pagalingin ang ubo, ang trangkaso, at ang sipon. So, tumutulong din po ito para pagalingin ang ating sugat. Dahil sa na-mention na nga kanina, mayroon siyang antimicrobial and antibacterial agent na tumutulong para pagalingin ang ating mga sugat. Pwede po gamitin yung kanyang tea or powder na ilagay po sa sugat and it will promote wound healing. So yung tea po ng sambong, pag gumamit kayo ng sambong tea, ay isang cup na hot water, ibaba nyo doon yung tea for 10 to 15 minutes, tapos inumin nyo po yun 3 to 4 times a day. Bawal na po pala ito para sa mga nanay na nagpapasuso. Ganon din yung mga buntis. Alam nyo naman, yung mga ganitong mga halaman na may mga antibacterial, pagaling ng mga bacterial infection, ay may ano po yan, may restrictions po yan para doon sa mga pregnant women kasi baka ma-put on danger ang kanilang pubuntis. At ganun din po sa mga nag-breastfeeding. Kasi yung nag-breastfeeding po, lahat ng mga tinitig nila ay syempre, yun din ang ipinapasa nila doon sa kanilang babies. So that's all for our presentation for tonight. Sana po ay marami kayong nakuha sa mga diniscuss ko dito at sana po ay makatulong ito sa inyo upang mabuhay na healthy at free from any diseases. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay abangan ninyo ang mga gusto ko pa na i-share sa inyo dito. At sa muli po, naway subscribe niyo po yung aking channel at i-like, i-share niyo po sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. At i-click niyo po yung bell button para ma-notify po kayo kapag mayroon akong bagong videos.